April 1951, ang World Wrestling Championship ay nangyari sa Finland. At ito ang panahon na kung saan ang first Iranian ay nanalo ng isang world title, na ito ang isa sa mga pinaka sikat na Iranian sa kasaysayan ng mundo. Ang pangalan niya ay Kulambesa Takti. Pagkatapos ng kanyang pagkakapanalo sa Finland, isang taon lang ay ito ay sumabak sa Olympics, ang gold medal sa bansang Iran. At ang kasikatang ito ni Takti ay nagdagdag pa ng ilang mga medalya sa mga sumunod na taon, na ito ang isa sa mga pinakamatinding karangalan sa nasyon ng Iran. Siya ay isang national icon, ang isa sa mga pinakaminamahal na figure sa Iran, na kung saan pagkatapos niyang tinalo ang kanyang kalaban sa Olympics, ang nanay ng kanyang kalaban ay umiiyak. Pinuntahan niya ito upang i-comfort. Gayun din, nung nagkaroon ng matinding trahedya sa Iran, si Takti ang isa sa mga tumulong sa mga Iranians na makabangon sa mga sakuna. At nung namatay si Takti, kapansin-pansin na tila baga siya ay isang hari sa sobrang pagdadalamhati ng mga tao, na ibig sabihin lamang ay sobra siyang minamahal ng mga Iranians. Sa panahon ng mga 1960s, ang Shah o mga hari ay naging cruel sa mga mamamayan ng mga Iranians. Kaya naman noong si Takti ay namatay, mas minahal pa siya kaysa sa kanilang hari na tinatawag na siya. At napakarami ang pinatay ng mga Shah secret police, na ito na yata ang isa sa mga pinaka-cruel na pangyayari sa Iran. At ayon pa sa history, napakarami mga mamamayan ang sobrang natatakot noong panahon na ang siya o ang hari ng Iran ang umupo sa mga panahong iyan. Ngunit may isang author, mga kaibigan, ang sobrang nakakagimbal ang kanyang revelasyon, sapagkat binabanggit niya dito, living under the Shah was terrible, but life today under the Islamic regime is 100 times worse. Kaibigan, ganito katindi ang pangyayari ngayon sa Iran. Sa sobrang terrible nito, ito na yata ang isa sa mga country na ayaw mong tirahan kung ikaw ay pagpipiliin ng nasyon na pagtitirahan sa buong mundo. Dahil napakahirap ang buhay dito, lalong-lalo na pag ikaw ay Kristiyano. Dahil pag ikaw ay Kristiyano dito, ay sigurado ang persecution sa iyo. Dahil may matindi silang patakaran ang mga Kristiyano dito na magsasalita ng laban kay Muhammad, ay mamamatay. Ganito katindi ang batas sa lugar ng Iran. Pero nakakamangha, mga kaibigan, sapagkat ang bansang Iran ang isa sa may pinakamabilis na paglaganap ng mga Kristiyano sa buong mundo. Dahil makikita natin dito, mga kaibigan, na kahit na pinapersecute ang mga Kristiyano dito, pinapatay, pinapahirapan, kinukutsa ng mga Islam, ay patuloy pa rin sa paglago ang mga Kristiyano dito, na nakakamangha, sapagkat nagsimula ito noong panahon na umusbong ang Islamic leadership. Dahil ang isa sa mga leader ng Islamic State dati noong 1960s na nagangalang Ayatollah Khomeini, na isang leader ng Islamic State na naging Kristiyano at nagpalaganap at naging isa sa pinakatanyag na misyonero noong panahon ng 1960s. At dito nagsimula ang paglaganap pa ng Kristiyanismo sa lugar ng Iran. Ngunit patuloy pa rin ang persecution sa bansang Iran ngayon. At marami na ang pinatay ng mga Kristiyanong Iranians dahil sa kanilang pananampalataya doon. Kaya naman tayo mapapalad dito sa Pilipinas, dahil tayo ay may freedom of religion. Ngunit sa bansang Iran ay kahindik-hindik ang maging Kristiyano doon. Ngunit nakakamangha, sapagat hindi pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos ang mga Kristiyano doon. At dahil sa mga nangyayari sa Iran, ay napuno na ng galit ng langit ang bansang Iran. Dahil kung ating matatandaan, nagkaroon ng earthquake sa bansang Turkey hanggang Syria na kumitil ng napakaraming mga buhay. Pero bago yan, mga kaibigan,
ay nagkaroon ng earthquake din sa bansang Iran na kumitil naman na mahigit 80 na mga tao dahil sa tindi ng earthquake na ito na tila baga nagalit ang ating Panginoong Diyos sa ginagawa ng mga Iranians sa mga Kristiyano doon. At mapapansin natin na hindi pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos ang mga taong nananampalataya sa Kanya kahit na nasa peligro ang kanilang buhay. Ang tanong ay, ano ang nagiging inspirasyon ng mga Kristiyano sa Iran na kumapit sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos? 2 Corinthians 12:10. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutsa, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Tunay nga mga kaibigan, ang mga kaibigan nating mga Kristiyano sa bansang Iran ay sila ay pinag-uusig at sobrang hirap ng kanilang nararanasan doon. Pero dahil sa kanilang pananampalataya na lalong tumitindi, habang sila ay nakakaranas ng mga ito, ay dito naman sila nagiging malakas dahil ang ating Panginoon ay pinapalakas sila. Mga kaibigan, tayo man ay nakakaranas ng pag-uusig sa ating buhay, kagipitan o paghina ng ating pangangatawan. Lagi nating tatandaan na huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos sapagkat tayo ay kanyang palalakasin, patatatagin at tayo ay mag-iilaw ng masigit sa ating kapwa at gagamitin tayo ng ating Panginoon bilang kanyang instrumento sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. At dito darating na ang ating Panginoong Diyos at tatanggapin mo ang gantimpala na galing sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na hindi niyo po pinapabayaan ang inyong mga anak sa panahon ng pag-uusig at kagipitan. Tulungan niyo Panginoon ang mga kaibigan po namin mga Kristiyano sa bansang Iran at sa lahat ng dako ng mundo. Patatagin po sila. Bigyan sila Panginoon ng katibay, ng tibay ng loob at tibay ng pananampalataya sa inyo upang hindi sila bibitaw sa kanilang pananampalataya at naniniwala po kami na hindi niyo sila papabayaan. Gabayan ang bawat isa sa aming Panginoon at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.